maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang risiko. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, dalawang veterinaryo muli ang aking kasama, si Doc Keith at si Doc Cora. Makamusta po mga Doc? Mabuti naman ako, Amy. Kumusta ka, Doc Keith? Yes, kumusta ang mga bagay-bagay sa paligid? Okay ngayon, makapunta kahit saan dahil maluwag ang traffic. Walang sana. Oo, kaso, akala ko sasabihin mo, okay ngayon, makakapunta ka kahit saan kasi puro Zoom eh. Puro virtual. How about you? Ikaw nga, ikaw ang tatanungin ko, Amy. Kasi yung millennial eh. Ha? Eh, medyo napupuyat po ako ngayong mga panahon na to. Kasi shopping online. Shopping online. Yes, Doc Keith. Ganyan po din si Kim. Actually, inaanak ni Doc Keith yung si Ryan. Pero hindi masyadong mahilig mag-shopping. Yung mga daughters ko, napupuyat ka o online shopping. So, pero ako parang hindi ako komportabling mag-shopping online. Ako din. Ito talaga, di ba? Minsan wala ka nang magagawa pag dumating na sa'yo. Ayun na. Nandun na yung item. Pwede mo na maibalik, Doc Keith. Hassle. Pero hassle lang, di ba? Hassle kasi, for example, gagamitin mo na say in two days time. Tapos yung pala, mali yung size. So, bibili ka rin, physical shopping ka din. Mm-hmm. Oo. Oh. Eh, ito ka, nun isang araw ko pa tinatanong, pagtatanim din ba yung term sa ginagawa dito sa itong paggugulay na to? Kasi, alam ko po, soilless eh. Wala daw lupa. Alam naman natin paggugulay lupa. Yung mga high... Hindi ako nakakonfuse sa term na yun. Nagbigay ka na ng clue sa title ng topic natin ngayon, ha, Amy, ha? Yan yung hydroponics, diba? Kasi ako, Dok, yan. Ako din. Excited rin ako dyan sa balitang yan. Eh, tignan po natin kung kaya ito dito din sa makabagong pagtatanim na pag-aaralan natin. Yan. Modern agriculture na pag-uusapan natin ngayon. Sa pagpapalik po yan na, agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Tulad po na napag-uusapan namin kanina, pag-uusapan natin ang hydroponics. At meron tayong ekspertong makakasama, Doc Cora, sino po siya? Yes. Amy, our guest for today is a registered professional agricultural and biosystems engineer. He is also a registered professional teacher at the Department of Agricultural and Biosystems Engineering, College of Engineering in Central Luzon State University. He is one of the most outstanding Filipino agricultural engineer and international lecturer and country representative and presenter in Asia and USA. He finished his Master of Agricultural Engineering in Central Luzon State University and postdoctoral research in University of Arizona, Tucson, USA. Friends, our guest for today is Dr. Chito F. Sase. Hi, Doc! Kumusta po kayo ulit? Opo, kumusta po? Welcome po ulit sa ating show. Yes, kasama po, natin po sa bilang co-host si Dr. Keith De La Cruz. Dr. Yeah. Keith, kumusta po kayo? Welcome back. Okay lang. Excited ako sa mga itatanong namin sa'yo kasi medyo interesado ako rito sa hydroponics.
Doc Chito, ang title po ng ating episode ngayong araw na ito ay hydroponics. Ang tanong ko po, ano po ba ang hydroponics at ano po ang pagkakaiba niya sa mga organics? Okay po. Ang hydroponics po ay ang sistema ng pagtatanim kung saan hindi tayo gagamit ng lupa. Marami po ang nagtataka kung bakit daw po hindi kailangang isama ang lupa sa pagtatanim. Nung mga nakaraang taon, nung ating tayo nag-aaral, ang sinasabi sa atin ng ating mga guro, pag wala kang lupa, wala kang halaman. Pero napatunayan po ng science na yung lupa daw po ay reservoir or kumbaga imbakan lang ng tubig at ng pataba na kailangan ng halaman. So kung kukunin po natin yung pataba na nakaimbak sa lupa at tutunawin natin siya sa tubig, magkakaroon po tayo ng hydroponics, aalisin na natin yung lupa. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi po kailangan ng lupa para magkaroon tayo ng halaman. Ang hydroponics po at saka ang organic farming, when it comes to fertilization, yun po yung pagpapataba lang tayo, ay magkatulad. At lagi po na lang sinatin at akong tinatanong, ano raw po ba yung, ang hydroponics daw po ba ay organic? Lahat po ng tao, ang gusto nila ay organic. Ang kakainin. At ang yun po, doon ko pinaliliwanag na when it comes to fertilization, sa agrikultura po kasi, meron tayong sinasabing fertilization. Meron din naman tayo pag nagka-problema, pesticide control, yung control of insect or yung IPM, Integrated Pest Management. So paghihiwalayin po natin yun, doon lang muna tayo sa fertilization. So magkapareho po sila. Paano naging magkapareho? Ang kung po kasi, ang pagka kayo nagpataba sa lupa, kahit po saan galing yon, galing halimbawa sa manure, ang base niya ay manure, o humus, pag po nilagay ninyo yon sa halaman, sa lupa, ang totoo niya, hindi naman kakainin yung halaman eh. Ang kailangan po doon, ang kailangan lang ng halaman doon ay yung pataba na nandoon. So paano niya makukuha yon? Kailangan siyang tunawin sa tubig. At pag po tinunaw natin yan, maghihiwa-hiwalay ang mga pataba doon in the form of elements katulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, molybdenum, calcium, manganese. So lahat po yun. Yan po yung sa lupa. Ngayon, kung sakali namang bibili kayo ng pataba para gamitin hydroponics, ganun din po mangyayari. Tutunawin din natin. In both of this, pagka nagkulang ang iyong pataba, magiging malnourished ang iyong halaman, maputla, hindi normal. Pag naman napasobra ka, both in hydroponics and in organic, mamamatay ang iyong halaman because of toxicity. So ano po ang pagkakapareho nila? Pareho pong natutunaw ang pataba in the form of inorganic ions. Kaya po sila when it comes to fertilization, yung hydroponics po at saka organic agriculture ay pareho. Sa hydroponics po, ito po ay nanggaling sa dalawang salita na Griego. Hudor, meaning water, na naging hydro po kasi siya. Naging hydro. From hudor, naging hydro, meaning water. At yung ponics naman po, galing yan sa ponos, meaning working. So literally, we are... Water is working. Yun po ang literal translation. Gagamitin natin yung tubig para magtrabaho at magaroon tayo ng pabrika ng pagkain with less work. Ganun po, ma'am, yan. And bakit po kaya kailangan tayong mag-encourage ng hydroponics? May mga benefits po ba ito? Mm-hmm. Marami na pong nagtanong yan sa akin. Sabi niya, ba't kailangan mag-hydroponics? Ay napakaraming mga bakanting lote. Lupa. Sabi ko, eh, yun na nga po ang problema. Bakit ba bakante? Ano kaya ang problema? So, walang magsasaka? Posible yun. O maraming insekto? Laging may bagyo? So, hindi marami pong mga elements na hindi makontrol. Ngayon, gagawa po tayo ng panibagong approach. Gagawa tayo ng greenhouse and we will do hydroponics inside the greenhouse.
So hindi nyo po kailangan ng malaking lupain para makapag-produce ng mas maraming pagkain. Hindi nyo rin kailangan ng lupa kung kayo ay nasa urban cities na hindi nyo kailangan ng lupa para magkaroon ng mga vegetables. So yun po ang kwan, ang kagandahan ng hydroponics. At kailangan lang po matutunan ang technology, hindi naman po mahirap. You don't need to be an agricultural engineer or a postdoc. Ang kailangan lang po ay mahilig kayong magtanim. And yung desire ninyo na kumain ng fresh na vegetables. Mas masarap daw po ang lasa nung ikaw ang nagtanim. Eh. Di ba, Doc Kid? Siguro, madalas kang... Yeah. Alam natin kung saan nagmula, di ba? Yan po ang importante. Oo. Pag pumunta kayo sa palengke, ang gaganda ng mga vegetables doon, pero how? Anong paraan nila para naging magandang ganon? Yung mga ampalaya natin. Naku, kung makikita nyo lang kung paano i-produce ang ampalaya, kikilabutan kayo. Kung paano i-produce ang melon. Maging ang petsay. Mm-hmm. Napakaganda, walang kagalos-galos, walang mga butas. Pero kung alam nyo lang, eh, kikilabutan kayo na ito palang kinakain ko ay lason. Ganon po. So, yes po. Na medyo madali lang naman palang magumpisan ng ano, ng hydroponic system. Paano po ba yung paraan para masimulan yung ano yung method na gagawin natin para masimulan ang pagpapayag ng hydroponic system? Ang Institute of Plant Breeding po sa UP Diliman, sa UPLB, ay nag-umpisa kung paano gamitin ang mga pang-araw-araw nating nakikitang mga basura sa paligid natin. Number one na po doon yung styrofoam na pinaglalagyan ng mga vegetable, ng mga po natin, mga prutas. Nagkalat lang po yan dati. Dito po sa Nueva Ecija, dati nagkalat lang yan at problema nila kung paano tinapon. So kinukolekta ko. Nung nalaman nilang ginagamit ko, binenta na sa akin. Nung bandang dulo, ngayon ang mahal-mahal na. Sabi ko, binigyan lang kita ng negosyo. Pinagkakitaan mo pa ako. Sir, ang dami nang naghahanap. Hindi lang po kayo. Dati-rati, problema ko to. Ngayon, kayo na. Ang dami-dami nang naghahanap. So, nakakatuwa po. So, paano mag-uumpisa? Yung styrofoam po na yon actually, ay pre-promote ng IPB, ng UPLB, para sa halip na nagkalat at manira ng environment natin ay magamit sa food production. At yun po yung sinasabi nila na snap hydroponics. Napakasimple. Lalagyan mo lang ng yung styrofoam na yon, lalagyan mo ng plastic kasi kailangan mong i-contain yung nutrient solution, yung tubig na may pataba. So lalagyan mo ng plastic, tapos yung takip, lalagyan mo ng butas para doon mo mailagay yung iyong pagtataniman na plastic cups. So kung may buto ka, pwede mo nang ilagay doon sa plastic cups na mayroong growing media at ipapatong mo lang doon. Pag tumubo na yon, titingnan mo lang kung kailan ka mag-harvest. Napakasimple po ng ginawa nila pero napakalaking tulong. At dyan po nag-umpisa ang hydroponics dito sa Philippines. Sa pamamagitan noong kanilang ginawa na yon, nagkaroon po ng maraming systems. At ang naging contribution po ng CLSU dyan, gumawa kami ng mga engineering designs on how we can make the systems verticalize. Pwede nating pagpatong-patungin, just like what I'm telling na yung 1 square meter garden. So, instead of 1 square meter, na makakapagtanim lang tayo ng mga 15 to 20 plants, eh, makakapagtanim po tayo ng mga 300 or more or up to 400 plants. So, ganun po yun. So, paano mag-uumpisa? Kailangan lang po tayong makinig ng mga lecture, ng mga usapang ganito. In fact, marami pong mga video sa YouTube. In CLSU, we have so many video available. We have many publications about this. So meron din po kaming mga lecture na in-sponsor ng DABAR, tsaka ng DOST, na isang click lang po sa YouTube, eh, pwede ninyong mapanood. Ngayon, ang maganda po doon sa aming mga video na yon ay yun po yung mga pangkaraniwang nagkalat lang na materials natin sa paikot-ikot dito. Kung gusto nyo naman gumawa ng system, ay available po sa hardware lahat ng magagamit.
Kasi po, nung ka... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun nga po. Kung mas, na masasabi natin na hindi nga masyadong kinakailangan ng lupa para makapagpalaki ng halaman sa hydroponic system. Ano naman po yung klase ng medium na kailangan gamitin? At para saan po yung nutrient solution? Nung po kami gumawa ng system, kinailangan po namin na magtayo ng para halimbawa tatayo sa isang vertical doon po sa snap hydroponics. Ang nutrient solution po ay yun po yung mga pataba na nandoon sa lupa. Doon sa lupa meron pong at least 13 na pataba. At yan po yung ginagamit ng ating halaman. Usually, ang nilalagay na lang po natin dyan ay yung karagdagan, lalo na pagka sa palay at ibang vegetables. Nilalagay na lang po natin mga pataba dyan ay NPK, kung ano-ano na lang na karagdagan. Kasi karamihan ng pataba, lalo na yung mga sinasabi namin na micronutrients ay available na nandun sa lupa. Nandyan na. Nandun na. So, kung gagawa po tayo ngayon ng hydroponics, kailangan po na yung mga pataba na nandoon sa lupa ay kuhain natin. And in fact, napakarami ng pag-aaral kung ano ang kailangan ng mga halaman na pataba at kung gaano karami. Lahat pong ito ay nasa internet. Kung gusto mong gumawa ng nutrient solution formulation, nandun po yun, titimplahin na lang, may procedure. So ang ginagawa po namin dito, bibili po kami ng mga inorganic fertilizers na yun. And appropriately, kami po ay magtitimpla according to the requirement of the crop. Hindi sobra, hindi kulang. Basta kinumpyut na po yun ng mga naunang nag-aral sa amin. Marami pong nakapag-aral na. So, kinukuha na, available na po yan. And it's only time na itatry mo. So, nagawa tayo ng formulation. Nilagay natin doon sa styrofoam. Tinunaw natin sa tubig. At hinayaan natin doon yung ating halaman. So, ito pong mga nutrient solution na to ay nabibili na, timplado na. Kaya po yung may sinasabi silang snap hydroponics. Yung pong snap hydroponics, available na nabibili yung bote-bote. A and B na sinasabi. A and B. So, titimplahin po, may instruction po doon. Na sa, ganito karaming tubig, ganito lang karaming A, ganito lang karaming B. So, ganun lang po siya. Then after, yes sir. Para bang nagtimpla ka lang ng kape. Ganun na lang po ngayon. Napakadali. Napakadali po. Yan po ang ginawa contribution ng UPLB. Yung kanilang snap hydroponics na yun, yung snap solution. At dyan po nila ginawang simple ang buhay ng mga na nagnanais na magkaroon ng hydroponics. Kami po dito sa CLSU, ang ginawa lang po namin mga systems, greenhouse, ganun. Pero we have our own formulations because we use that in our study. Ganon din po yun. Yung kung may mga systems pala na, ano yung one pump system na naririnig ko sa... Opo. Ito pong sinasabi namin na one pump rule. Sa isang system po kasi, lalo na sa aquaponics, yung ibang system po, yung ibang mga system, ang design nila ay dalawa ang pump. Dalawa po ang pump. Yung isa, magdadala doon sa vegetable, tapos yung isa naman pupunta sa hydroponics, sa filtration system. Basta doon po, para pagalawin yung tubig, minsan dalawa ang pump na ginagamit nila. Malaki pong problema yun. What if namatay yung isa, nasira yung isang pump? So yung isa gumagana hanggang sa kumati na yung part na yun, kakaakukuha na, aapaw na ang tubig. So ang amin pong sinasabi is there must be one pump rule, yung poong ko namin. Sa lahat ng system, one pump lang. And you are going to use a gravity just to allow the water to cascade down back to the tank na nandun yung nutrient solution. Dapat po'y ganon. Kaya ang system po namin lahat ay kwan eh. From the lowest point na yung nutrient solution tank, may motor po kami doon na dadalhin sa pinakamataas yung tubig na may nutrient solution, and the system will allow it to cascade down and return back to the reservoir. Ganun po, sir. Doc,
Lahat po ba ng klase ng gulay ay pwedeng palakihin sa pamamagitan ng hydroponic system? And mga magbigay po sana kayo ng mga dalawa ninyong paborito at bakit? Opo. Actually, ma'am, lahat po ng terrestrial plant ay pwedeng itanim. Mm. Ngayon, lahat ang problema... Mabubuhay sa lupa, mabubuhay din dyan. Mabubuhay din. Actually, ang problema lang, it is always a question of economics. Tayo lahat, pag nag-invest tayo, gusto natin balik agad. Bawi agad. Aha. Eh kung magtatanim ka doon ng nyog, kailan po? Hindi pa. Hindi ideal. Ano, mangga. I think kailan pabubunga yan. So, pero pwede. So, ang kailangan po natin ngayon ay yung madali ang bali. Yung madaling mabawi ang investment. So, ano ang mga kwan, vegetables na pwede? Alam niyo po ba ang petsay na bibili natin ng mga 10 pesos, 5 pesos minsan? Pero ang lettuce po na bibili po natin ng siguro mga dito sa amin, ang benta po namin ay 250 per kilo. Napakamura po niyan compared dyan sa inyo sa Manila. Baka sa inyo mga 500 to 800 pesos per kilo. Oh, ganun po. Now, kale. Many people are not so familiar with kale. Doc, sandali po, mabalik ako sa lettuce. Mula po sa seedling, mga ilang linggo po bago siya maging harvest. Dapat po ay kuhan 30 days or less. Ang bilis. Opo. Kasi ma'am... Para lang palang broiler yan, Doc Kit. Can you imagine 250? Eh, ang broiler nga, napakalaki ng puhunan eh. Masayang-masaya na sila sa 100 kilo. 100 pesos. Mm-hmm. So ma'am, ang kwan kasi, ang kasarapan kasi ng kwan, ng vegetable ay yung naroon siya sa kwan, sa vegetative stage. Diba? Seedlings. Vegetative stage. Tapos flowering, fruiting. Pagka yan ay malapit naman dun sa flowering, iba ng stage yung mapait na siya. Subukan ninyo, may nabibili kayong petsay at saka lettuce na mapait. So probably, matanda, mas maganda po yung yang. Mga 30 days or below. Sa amin pong indoor garden na ginagawa namin dito sa Celestia, sa chamber namin, naging 21 lang po amin. 20 to 21 days inaanin na namin. Wow. Kaya napakalutong. Ang sarap. Opo. At mapepera agad, yun ang importante. Yun po ang importante. Pabalik agad. Oo. Ma'am, naaalala niyo ba yun? Pero ma'am, pwede tayong mamili ng mga vegetables na mas malaki ang balik. Kale. Alam ko, pinakamahal na yan, lettuce, kale pala. Ang kale po, ma'am, ay 800 to 1,200 per pesos per kilo. How many days naman po siya? 30 days din. Ano po ba yung kale? Ayan. Actually, sa Tagalog. Hindi ko alam kung ano. Pero yan, actually, hindi siya. Pero yan ay sikat. Nahiyala akong magtanong. Sikat na sikat yan sa mga Chinese restaurants. Kale. Google pa nga. Oh, yes, ma'am. Kasabay niya ng mga arugula. Yes. Yun. Arugula, pang mga Italian dishes yan. Oh, ma'am, actually, yan ang mga leafy vegetables na napaka mamahal. Yes. Let's say, for example, sa herbs naman ay basil. Yan. Ganun din ang presyo niyan, ma'am. 800 to 1,200 or even more. Eh, ilang araw din po yun? Ganun din po. Uy, Dok Kit, ang sarap magtanim. No. Dok Kit, ito yung sili. Ay, yung sili. Actually po, yung sili, sa open field kasi, pag nabuhay mo yan, pwede mo siyang iratun. Ang ibig sabihin ng ratun ay, pag tumanda na siya, halimbawa, inanihan mo na siya ng mga 4 months, matanda na siya nun, puputulin mo yan, siguro mga 10 inches below the ground, tapos diligin mo, patabaan mo, magiging bata siya ngayon kasi magsasanga. Kahit po abutin niya ng isang taon sa open field, pwede. Pero dito po sa hydroponics, hindi po namin yung ginagawa at cropping lang. Ngayon, tinatanong niyo kung pwede ba? Pwede. Pwede po. Lahat po kasi pwedeng kunin, itanim. At actually, yun nga ang sabi ko, pwede tayong mag-command ng higher price. Diba? Ito yung halaman na pinalalaki natin sa hydroponic system. Nagkakasakit din ba sila? At nagkakasakit po. Traditional. Lalong-lalo na pagka malnutrition. Ah.
Ibig sabihin po, kailangan din nila ng mga pataba at mga chemicals para yes, sa po, ma'am. That's why we have this A and B. So, pagka na kuan, minsan ito pong pataba na to kahit kumpleto ito at nilagay mo doon sa tubig, may mga parameters pa rin tayong dapat sundin. Number one, pH. Ano ang pH ng tubig na may pataba? Dapat po yun ay nakapasok doon sa 5.8 to 6.8 ang pH. Pag sumobra doon, o di kaya ay kumulang doon, ang halaman po ay hindi nakakapag-perform. Bakit? Nasusunog yung kanyang ugat. At kahit na maganda ang pataba mo, hindi niya masipsip kasi yung ugat niya ay laging sira. So, number one pong parameter, pH. Yan po ang number one. O ano pa? Yung temperature ng nutrient solution. Di ba? Mainit tayo din sa Pilipinas. Pag pinasok mo yung tubig sa pinandilig mo sa loob ng greenhouse, iinit lalo yan. Kaya dapat pag bumalik yan doon sa yung tangke, lalamig siya doon. Para pagka i-distribute na naman ng water papunta doon sa halaman ay malamig siya. Ang halaman po kasi ang gusto niyang temperature ay malapit sa 23 degrees centigrade yung tubig. Ay mahirap pong ma-attain yun. Ako inaabot din ako ng mga 25. Lalo na sa tanghali. Opo. Inaabot din ako ng mga 25. Pero 25 manageable pa rin. Gusto pa rin ako. Successful pa rin ako sa production. Doc, may pang-measure ba tayo ng pH? Meron po, ma'am. Meron. Mm. Available. At yun ang kailangan ng mga handlers. Handlers natin. Doc, yung green thumb, kailangan... Di ba may kasabihan niyan? Wala, ma'am, yan sa libro. Hindi totoo. Hindi totoo yan, Doc. Wala sa libro yan eh. Sinahanap ko yan. Ako, wala ko nakitan yung linggo. Hinahanap ko yung green thumb na principle na yan. Alam nyo, nakikita ko, green thumb na kwan, na kumpanya. Pero walang principle ng green thumb. Ako din naniniwala. Basta masipag lahat, may green thumb. Oh, basta passion. Yeah. Ayun, Ayan, Doc. Yes, Doc. Oh, kasi kanina nabanggit ni Doc yung 30 days na pagpapalaki. Yun po ba, nag-a-apply yun sa lahat? Lahat ba ng halaman na pinalalaki sa through hydroponic system is sa loob lang ng 30 araw ma-harvest na sila. Leafy vegetables and herbs. Probably in cases ng herbs ay mas mababa pa po doon. Katulad halimbawa ng mint. Mint is mga 700 to 800 to 1200 din po ang presyo niyan. Mint. So yun po ay ang style namin dito sa CLSU. Kakalbuhin namin siya. Halimbawa po, tumubo siya ng mga 1 foot after 10 to 15 days. Kakalbuhin namin siya. Then after 15 days na naman, ready na naman siyang harvestin. Mahal so, din yun eh. Ay, kamahal po mo nun. And in fact, pag hindi nyo yan naibenta, patuyuin nyo. At pwede pa rin. Pwede pa rin na panglagay, Ma'am Minty. Sakwan. Minty yes, po. Pwede po. At saka din, Ma'am Sakwan, sa mga panglagay sa mga pasta. Lagay sa pasta. Including basil. Ang basil din po tinutuyo din, pinalalagay. Ayan. Ito, Doc, isang pabitin na tanong naman. Para po, sagutin nyo ito sa ating pagbabalik, ha? Mahirap po ba mag-messing ng hydroponic? Yan. Sa ating pagbabalik, ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Doc Chito, yung tanong ko kanina, madali bang i-maintain itong hydroponics na ginagawa natin? Sa lahat po ng nag-hydroponics, ang sasabihin ko po sa inyo, hindi nyo po kailangan ng postdoc para makapaggawa nito. Neither, hindi nyo kailangan ng engineer. Ang kailangan lang po ay yung kahiligan ninyo sa paghahalaman. At kung mahilig po talaga kayo, madali namang matutunan. Ang importante lang po ay marunong kayong bumasa at sumulat. Para at least na i-re-record ninyo at nababasan nyo yung inyong mga ginagawa. So napakadali pong i-maintain kasi
paulit-ulit lang, walang pagbabago, paulit-ulit lang ang inyong ginagawa. Mula sa seedlings, yun din ang gagawin mo. Pag umani ka, yun na naman. Sa pagtitimpla ng nutrient solution, gano'n na naman. So wala pong pagbabago, kaya napakadaling matutunan. And in fact, madali po siyang pagkakitaan din. Kaya nga ang pag-hydroponics po eh, actually kung susubukan lang. So siguro sa umpisa maninibago kayo kasi hindi nyo pa alam. Pero yung pong mga naturuan namin na enjoy na enjoy po sila. In fact, marami na pong gumawa ng ng demo farm. Ginawa na nila, niregister nila sa TESDA at naging agritourism site. Naging kwan din po sila yung farm school. So, ang dami na pong ang matend ng aming training at yung nagbasa ng aming, yung nakinig ng aming mga YouTube video na seminar kung ni-record nila. So, naroon po kasi yung kwan yung mga steps 1-3. So, pwede nilang pag-aralan. Ayan, Doc, may tanong ako. Ay, sige, Doc, hingit ko lang to ha, kasi ito muna, sige. Nag-try po siya hydroponics doon sa terrace namin. Mm-mm. So ngayon, pumili po siya ng solution sa UPLB, tapos nilagay niya po kamatis. Yan ang ano niya. Tapos maliit lang talaga yung pinaglagyan niya. Tama po yung kayo na yung plastic cup. Tapos sumaanin siya ng, ng kanyang kamatis. Tuwan-tuwa siya tuwing umaga. Ate, puntahan mo yung kamatis ko sa taas. Tapos mga lima. Ang tanong ko po, gano'n po ba kadalas yung solution? Gano'n kadami ba yung kailangan? Che-check-in po natin. Di ba meron tayong meter? So ganito po kasi, ang leafy vegetables po ay iba ang requirement sa mga fruiting vegetables. Pero, kung mag-uumpisa tayo sa seedlings, eh halos pareho pa ang requirement nila. Halimbawa, katulad noong lettuce, usually po eh mga 600 ppm ang kailangan niya. Ganon. Yung strength ng ating pataba, ng ating nutrient solution. Pero habang lumalaki siya, i-increase mo yon, 800 after 1 week. After another week, 1,000. So ganon. Pero pag dumating na tayong aani, dapat mga 1,200 na. Aanihin na yung mga leafy vegetables yun. Pagka kamatis, iba. Posibleng sa seedlings, pareho tayo. Pero pag kung kasi, di ba inani na natin siya ng vegetative stage. Eh, itong kamatis kasi, lahat ng fruiting, may flowering stage pa at may fruiting. So mas mataas pa dun. Mas mataas pa, inaabot po ng mga 2,000 ppm. Ganon. So itataas niya. Makikita niyo 'yon kung ano ang itsura ng kanyang dahon. Kung 'yung dahon ay nakikita niyo hindi normal, then ibig sabihin, i-check niyo na 'yung inyong nutrient solution. Mura lang po 'yon, 'yung meter, pH meter at saka 'yung EC meter. 'Yung pares na 'yon, 'yung dalawa na 'yon, 500 lang pesos. Libre delivery pa sa online. Ayan, online shopping. Opo. Kasi doon din ako bumibili para mabilis. Kaya yung mga nagpapaturo sa akin, isakripisyon nyo na po na bumili kayo nito kasi dyan kayo matututo. Pag hindi kayo bumili nito, puro tsamba-tsamba lang ang ginagawa nyo. So kailangan bumili kayo nito. Who knows na matutunan nyo yan, gusto nyo mag-expand, alam nyo na kung paano gawin. Pabibili ko na po yung pinsan ito. Pabilihin mo. Dahil ang ginagawa, kung wala siya noon, tsamba-tsamba lang yung kanyang ginagawa. So, para maging maganda ang kanyang kamatis, dapat ay kwan, bumili siya noon. Doc, sigurado pong magiging maraming interesado dito sa ating maumpisan ang hydroponic. Bilang advice po, mayroon po bang kinakailangang sukat kayong masasabi para isang lugar para makapag-umpisa ng paghahalaman sa hydroponic system? Depende po ma'am kung how size, kung ano ang size na gusto nyo. Pero kung ano man ang kuan ninyo lugar doon sa inyong lugar, sa inyong bahay, sa inyong lote ninyo, pwede naman pong mag-custom built ng greenhouse doon. Actually, marami na po kaming tinuruan mga seminars namin kung paano gumawa ng greenhouse, tropical greenhouse.
Ngayon, kung gusto niyo naman pong kami ang gumawa talaga, di, pwede naman i-schedule natin. Medyo marami pong nagpapagawa sa amin ngayon. Wow. So, hindi lang namin ma... Pati nga bukid noon, pinapupunta kami. Sabi ko, paano pa? Wow. Dalaw na yun. Opo. Bukid noon. Sabi ko, paano kung hindi sa pandemic, talaga ko, hindi ako kayo mapipirmi. Yes sa po, dami ng nangungumbida. No, kahit po noon, ma'am, nung wala pang pandemic, we have been to Coron, Ilocos, to Tagbilaran, to Davao. Maganda, pero, maganda yung line na yan eh. Pero next year po, tuwan-tuwa ako because DOST Palawan is inviting CLSU to develop systems in Kalayaan Island. Wow, congratulations po in advance. I will consider that a very big challenge. Talents and blessings po, di ba? Opo, para ma-bless natin yung mga kapatid natin doon na napakalaki ng sakripisyo. Mm-hmm. Kasi kulang ang area nila, kulang ang tubig nila, tapos puro isda lang ang kinang kinakain. At saka po ang ano lang main industry sa kanila ay tourism po eh dahil nabawal lang mining. Mm-hmm. Yes po. So nang laking bagay niyan kung ma-develop pa. Sa Kalayaan Island, ma'am, yung sa West Philippine Sea. At ang sabi nga, oo, ang sabi niya eh, ang biyahe po diyan sir ay 38 hours sa Navy. Pagpapala rin tayo na C-130, sandali lang. Kaya lang po, weekly ang biyahe. Pero ano, challenge kayo? Oo, challenge ako, sabi ko. Enjoy pa rin kayo doon. Sabi ko sa kanila, sige, I will take that as challenge. Kukuha ako ng sponsor para mapuntahan niyan lahat ng kailangan natin. Prayers. Dadalhin ko dyan para kasi hindi naman problema sa kayan. Oh. C-130, kahit isang greenhouse, isakay ko doon. Supported ng gobyerno. Opo, talaga matutuwa si Secretary Dar pagka nalaman niyang may opportunity na makatulong kami doon. Oh, eh, Doc, oh. Ano, balik naman tayo. Nabanggit niyo kasi kanina yung presyo. Sa presyo. Mm. Yung bang mga halaman o gulay na na-harvest natin sa hydroponic system, lumalabas bang mas mahal sila, pareho lang, or mas mababa sa mga halaman or gulay na inalaki sa traditional system ng ano? Hindi po natin pwedeng ikumpara yung presyo. Mas mataas talaga tayo dapat. Why? Because we have higher, expensive kasi yung ating system. Mm-hmm. And dapat lang na mas mahal, kung ako ang tatanungin. Because you get what you paid for it. Pagbibili ka sa open field, na production sa open field, eh, mura kasi may kasama kang pesticide na binili. Chemicals. Opo. And probably, not only chemicals, you could also be contaminated with virus like Salmonella or E. coli. Marami pong istorya sa ibang bansa na resulting to death because of this. Ewan ko, dito sa atin siguro talagang matitibay tayo. Pero it is possible na magkaroon ng ganon. Especially kung nasa lupa. Let's say halimbawa yung melon nasa lupa. And you often use organic fertilizers na hindi natin alam ang source. Let's say galing po sa poultry or sa piggery yung source. Binulok, hindi pa rin gaano namatay yung mga virus, mga bacteria. Then pagkakuan, nabubuhay kasi yun doon. Kahit na po yung amoeba eh, nabubuhay. Kasi tubig yan eh. Even lettuce full of water kasi yan. At posibleng mabuhay doon ang mga virus and bacteria na to. So kailangan nga po natin talagang mag-produce ng paraan, either organically or inorganically, ng paraan para mag-produce tayo ng malinis at ligtas sa pagkain. Marami naman pong paraan. Yung aking kaibigan na nag-organic agriculture, organic farm, yung kanyang farm, napakaganda ng kanyang sistema. At sabi ko, saludo ako sa iyong ginagawa because you are doing the right thing. Ang linis-linis ng kanyang lugar. Ang ganda-ganda. Di ba ang medium sa hydroponic, mostly water nga, di ba? Ang ginagamit natin. Chlorinated ba yon? Or dapat alisin ang chlorine? Pag po kami ay yung nasa syudad na tap water, umasa po kayo na chlorinated. So, ang ginagawa po namin dyan, ini-imbak namin para mag-evaporate yung chlorine. Sumingaw.
So let's say mga 2 days saka natin gagamitin. O mas maganda naman, mag-ipon kayo ng tubig ulan. Ah, iwas. Tubig ulan. Opo, iwasan nyo lang na lamukin. Isasarhan ninyo rin, ano, ganon. So, pero ang ginagamit po namin dito sa farm ay yung galing sa poso, sa deep well. So, yun po, ligtas yun. Ngayon, ito pong mga, at kwan ito, yung sinanabanggit ni Doc Kit yung kwan, yung taniman. May mga sinasabi tayong growing media. So, other than water, yung tawag po natin doon ay water culture, meron din po tayong media culture. Ano yung mga media na ton? Rice hull, carbonized rice hull, cocopeat. So, yung pong mga kwan, mga yon. Pero ako po dito sa CLSU, ang pinagtataniman ko, graba. Gravel ang pinagtataniman ko. Ang tutuusin, hindi yan makakabuhay ng kahit na anong tanim. Opo, opo. So, doon nga napapatunayan na ang kailangan lang ng tubig ay, ng halaman ay halaman tubig ay at pataba. Oh, Doc, dyan po sa ating mga lectures, ayan, siguradong dadami ay interested. Magkano po kaya yung kinakailangan i-prepare para makapanimula? Hmm. Depende po sa minimum. Opo. Depende po sa laki, katulad nga, may 50,000 kami na hydroponics. Mm-hmm. Pag po aquaponics yun, aabutin po ng mga less than 70,000. Kasi may extra part po yun. Mm. Ngayon, kung halimbawa, 3x4 square meters ang bibilhin mo, pag po hydroponics, aabutin po ng mga 300,000. Mm. Pagka po naman mga yung aquaponics noon, mas mataas po doon, mga 400. Doc, yung pong 300,000, ano po yung minimum na masusukatan niya? 2x2 na po kaya yon or more? What? 3 square meters by 4 meters. Oh, sa 3x4. Opo. Ang pwede naman doon sa aquaponics, sa hydroponics, ma'am, ang pwede mong itanim na vegetable doon ay 2,900 plants. Madami na. 50,000. Hindi po, mga 300, ma'am. Mga 300,000. Ah, 300,000 sa 3x12. 3x4. Kung initial setup, meron na po kayong available na po pwede umorder. Opo, ma'am. Actually, talagang sa 300,000, umpisahan nyo na ng grupo nyo, ganon. Opo. Actually, kung nga eh, pwede nga siguro magkakaibigan, wala kang pera. Sige, tayong tatlo. Sama oo. Tayo. Oo. Maglaro tayo dito sa kwan na to, sa paraan na to. Imagine 2,900 plants in 30 days. So kung ang kailangan mo lang talaga ay humanap ng market that is willing to pay the quality of your crop. Ayun, dahil talagang may iha-harvest, iha-harvestin po. May pagdadalhan ka lang. Kaya nga po sabi ko eh from 3x4 square meters na meron kang 2,900 plants, probably you can increase your market. Who knows, next year, marami nang maghahanap. You build a bigger greenhouse. Doc, ngayon pong pandemic, palagay ko napakaraming pumasok dyan. Kami po sa CLSU, may ipakita namin na this technology is really working. Oh. Marami po kasing mga aquaponics na nakikita kayo na hindi naman po sa pamimintas, hindi naman gumagana. Marami po kayong makikita na kulang ba yung science? Kulang yung science po. Opo. Sa amin po, hindi naman kami sa nagyayabang. Ang sa amin lang po, may experience po kami na pwede namin i-share sa inyo. Hindi po kami nagsasabi na kami ay mas magaling sa inyo. Ang siksik na siksik po talaga ang sharing nyo ngayong araw na to. Ang sinasabi lang po namin sa grupo namin sa CLSUA, kami po may mga experiences na. At nung una po, kung hindi nyo lang naitatanong, ilang beses din kami sumablay. Mm-hmm. Ilang beses din kaming sumemplang. Pero dahilan po doon ay natuto kami. Yeah. Ang gusto ko lang pong sabihin ay, huwag nyo nang ulitin yung mga pagkakamali namin. We are here. Willing to teach you kung ano na yung nararamdaman. Ayan. Very well said, sir. Doc Tito, napakaganda ng usapan natin. Pero... Opo. To break it, kulang na naman po ang oras natin. Isang oras lang po Pero we wish na sa susunod po ay paunlakan niyo po ulit kami ang aming... Opo, ma'am. Pangako po namin yan dito sa CLSU. Yes.
Kasi gusto ko yung sinasabi ni Sir, ano, start smart, start right. Tama po yun. Kailangan simula pa lang, alam mo na kung tama yung ginagawa mo. Kasi sayang din po yung investment, di ba po? Sayang ang oras. Yes po. Masimula tayo sa maliit, pero yung tama. Tama. Then we expand. We expand. Yes. Ang ganda. Maganda po. Doc Cora, Doc Kit. Maraming maraming salamat din po. Pleasure. Thank you rin. It's our pleasure. Hanggang sa susunod po, Doc Chito. Susuportahan po namin kayo. Ang aming programa po ay nakasuporta sa inyong programa po. Okay. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod po, magsama-sama po ulit tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan.